بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سؤال الله بين خما وين بين خما بعين الله أتنم بحوري أتبس سلامات يتعني إن شاء الله لما أن بعينون سنلبطان. Nawa niya kanyang pagpapala at payapaan ay mapasa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa po na kanyang pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng mga patuloy na tumatak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghukom. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, ito na po tayo sa ating pag-aaral ng kaalaman sa Islam dahil napakahalaga sa isang Muslim na magkaroon siya ng kaalaman sa kanyang pananampalataya dahil dito nakabase ang kanyang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, at dito rin nakabase ang kanyang mga gawain. Kung sakaling tama ang kanyang kaalaman na nakukuha o may kaalaman siya, magiging tama ang kanyang mga gawain sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil dito tatanggapin ang kanyang mga mabubuting mga gawa. Dahil kung siya ay walang kaalaman sa Islam, gumagawa siya ng mga bagay na akala niya tama, hindi pala, hindi yung tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sayang lang ang kanyang ginawa. Sa kabilang buhay, wala siyang matatanggap na gantimpala. Mga kapatid sa Islam, tayo pa ngayon ay nasa May 10, 2020. So, pang 17 na ng Ramadan. Pang 17 araw na ng Ramadan. So, naway gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na makagawa pa ng mas maraming ibadah, pagsamba sa kanya, tulad ng pagbabasa ng Quran, tulad ng pagbibigay ng sadaka, lalo na ngayon mga kapatid, napakaraming mga kapatid natin na nangangailangan, subhanallah, sa Pinas, na marami sa kanilang nangangailangan doon dahil nga sa nangyaring pandemic ngayon. Kabilang sa mga kabutihan ay ang pagdidikir, ang pagtulong sa kapwa, kahit na pag-iftar, napakasimpleng bagay lang na magpa-iftar ka, tutulong ka, magpakain ka sa iyong mga kapatid. Subhanallah, kung ano ang reward nila sa kanilang pag-aayuno, ay makukuha mo rin yun na hindi mabawasan ng kanilang reward. Ganon din ang reward mo. So, subhanallah, kung ilan ang mapakain mo, 3, 2, 5. So, bawat isa sa 5 na yun, kung ano ang reward nila na nakukuha sa kanilang pag-aayuno, meron ka rin share doon, makukuha mo rin yun na hindi mabawasan ng kanilang reward. Kompletong-kompleto ang makukuha mo sa kanila, at kompletong-kompleto ang kanilang reward na hindi mababawasan. Ganun ka mapagbigay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, tayo po ngayon ay dadako sa panibagong paksa natin tungkol sa pagbibigay ng katangian ng mga sinasamba ng iba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala, na naging dahilan kung bakit sila hindi dapat sambahin. So, may mga katangian sila na hindi mo sukat akalain na may mga taong sasamba sa kanila, samantalang itong mga katangian na ito ay magiging tiyak ka na hindi ito Panginoon, hindi ito Diyos. Bakit ito sinasamba ng mga tao, samantalang ito ay nagtataglay ng katangian ng tao, katangian ng pagiging mahina, hindi katangian ng Diyos na tagapaglikha. Natalakay at linakaran ng kapatid ang tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang pinakamainam na tao na nilikha ng Allah dito sa lupa. Siya ang pinakamainam na tao na nilikha ng Allah dito sa lupa. Wala nang iba pa. Simula kay Adan hanggang sa pinakahuling tao na lilikhain ng Allah subhanahu wa ta'ala bago magunaw ang mundo. Si Propeta Muhammad ang pinakamainam, number one, na pinakamainam na nilikha ng Allah. Kahit na siya ang, gayon pa may siya tao dito, kahit na siya ang pinakamainam na tao na nilikha ng Allah, gayon pa man, ay hindi siya pwedeng sambahin. Paano na lang kaya yung mga mas mababang level pa sa kanya, diba, sasambahin mo? Mga tao, mga ribulto, mga hayop, si Propeta Jesus na mas mababang level kaysa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero dakilang propeta pa rin yun, si Propeta Jesus alaihi salam. Ngayon, i-discuss natin o tatalakayin natin ang pinakamainam na nilikha ng Allah na nasa kalangitan. Allahu Akbar, napakagandang topic mga kapatid, napakagandang topic.
pinakamainam na nilikha ng Allah na nasa kalangitan. Sino ito? Si Anghel Gabriel. Si Anghel Jibril alayhi salam, siya ang pinakamainam na tao o na nilikha, pinakamainam na nilikha ng Allah na umiiral sa kalangitan. Dahil ang mga umiiral sa kalangitan ay ang mga anghel, mga planeta, mga bituin at iba pa dyan. So si ang mga anghel sa lipo nila, nandoon ang pinakamainam na nilikha ng Allah, walang iba si Jibril. Tingnan natin mga kapatid, kung si Jibril na pinakamainam na anghel at pinakamainam na nilalang sa kalangitan, siya ba din ay karapat dapat sambahin? Tingnan natin. Siguro wala namang sumasamba kay Jibril maliban lang sa ibang mga Kristiyano tulad ng sa Katoliko. Makikita mo na may mga ribulto sila ng mga anghel sa simbahan. Bago ka pumasok sa simbahan ay mayroong dalawang ribulto ng anghel na mayroong holy water sa kanilang kamay. Kukuha ka doon, dadampot ka doon at pagkatapos magdasal ka sa bayluhod bago ka pumasok sa simbahan. So ganun din sa mga ribulto nila, ay mayroon ding mga anghel sa kanilang mga ribulto at pinapahiran din nila, dinadasalan din nila, hinahawakan nila, nilalamas nila at pagkatapos nagdarasal sila o nagsa-sign of cross sila. So parang sinasamba din nila ang mga anghel. Ako dati noong ako pa Kristiyano, talagang nagawa talaga yon na sinamba yung mga anghel. Subhanallah. So si Jibril alayhis salam, sa ano ang sabi? Ano ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol kay Jibril sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu na sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idha qada Allahu al-amra fi as-sama' darabat al-mala'ikatu bi ajnihatiha khada'anan li qawlihi ka'annahu silsilatun 'ala safwanin yanfuduhum dhalik." Hatta idza fuz'a qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir fayasma'uha mustariqu sam'i wa mustariqu sam'i hakadha ba'dhu fawqa ba'd fayasma'u al-kalimata fayulqiha ila man tahta thumma yulqiha al-akharu ila man tahta hatta yulqiha 'ala lisan al-sahir aw al-kahin rubbama adrakahu shihabu qabla yulqiha wa rubbama alqaha qabla yudrikahu fayakdhibu ma'aha 100 kadhba فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong nais ipatupad sa kalangitan dito sa kalupaan, sa kalangitan at sa kalupaan, ay sasabihin niya ang salita na gusto niyang mangyari. Halimbawa, dito sa lugar na ito, bigyan nyo ng virus yan, auzubillah. Dito sa lugar na ito, bigyan nyo ng biyaya yan. Dito sa lugar na ito, paputukin yung bulkan. Dito sa biyaya na ito, bigyan sila ng tsunami. Dito sa lugar na ito, bigyan sila ng magandang panahon. Bigyan sila ng magandang kalusugan. Kapag ang Allah, siya ay mayroong gustong gawin, kasi syempre siya ang tagapangasiwa sa daigdig. Araw-araw ang Allah subhanahu wa ta'ala. Araw-araw, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbibigay ng utos sa kanyang mga anghel upang ipatupad ang mga kagustuhan ng Allah. Sa tuwing magsasabi ang Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay maririnig ng mga anghel at ang unang-unang makakarinig sa utos ng Allah ay si Anghel Jibril. Si Anghel Jibril. At kapag si Anghel Jibril alayhi salam ay makarinig sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay hihimatayin. Allahu Akbar. Mahihimatay si Jibril sa tuwing maririnig niya ang boses ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hihimatayin si Jibril alayhi salam. Bakit? Sa sobrang takot niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sobrang takot niya sa Allah, hihimatayin si Jibril. At pati ang mga anghel na makakarinig na nasa paligid ni Jibril alayhi salam ay hihimatayin silang lahat. Hihimatayin, babagsak ang kanilang mga pakpak. Hihimatayin sila. At pagkatapos, sila ay magigising
hatta idza quzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Kapag sila ay magising, si Jibril alayhis salam kanya nang ibababa siyempre ang kalangitan, walong palapag ang kalangitan. Sa pang-walong palapag, nandun si Jibril alayhis salam, nakikinig lang sa kung ano ang sasabihin ng Allah sa kanya. At pagkatapos, pupunta siya sa pang-pito, pang-anim, pang-lima, pang-apat, hanggang sa siya ay makarating sa unang palapag at utusan niya ang mga anghel na nandoon na isagawa yung inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tuwing dadaan si Jibril alayhis salam sa bawat palapag ng kalangitan, ang mga anghel sa bawat palapag ng kalangitan, sila ay magtatanong, "O Jibril, ano ang sinabi ng ating Panginoon? Ano ang sinabi natin Panginoon? Ano ang sasabi ni Jibril?" Qalu haq, al-haq, ang katotohanan. Katotohanan ng kanyang sinabi. So ganun din siya, ibababa sa pang-anim. Ganun din siya, oh Jibril, ano ang sinabi natin Panginoon? Ang katotohanan. So bawat anghel na makakarinig, mga kapatid, bawat anghel na makakarinig sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay mahihimatay, sila ay hihimatayin, subhanallah. Pinaliwanag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kanyang inilarawan kung ano ang dating ng boses ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tainga ng mga anghel. Qala, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka'annahu silsilatun ala safwan, para itong boses ng isang kadena na hinampas mo sa isang bato, isang bato na malinis. Yung makintab na bato, yung kadena, pag hinagis-hagis mo doon yung kadena, mag-create siya ng boses na parang hindi maganda sa tainga, di ba? Parang masakit sa tainga, parang ganun. So yun daw ang pakiramdam ng mga anghel, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag naririnig nila ang salita ng Panginoon natin, ang salita ng Allah na nasa pinakamataas, nasa ibabaw ng kalangitan. So sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag dumating na si Jibril alayhis salam sa pang-unang palapag ng kalangitan na malapit na sa mundo, mayroong mga jin na nagpatong-patong mula sa kalupaan upang sila ay makaabot sa unang palapag ng kalangitan at nakikinig sila sa kung ano yung sinabi ng Allah. Bago pa man maiparating ng mga anghel ang mensahe ng Allah sa kalupaan, halimbawa ipaparating ng isang anghel kay Malakul Maut na Malakul Maut o anghel ng kamatayan, bukas sabi ng Allah, kunin mo na yung kaluluwa ni fulan. Mamaya sabi ng Allah, kunin mo yung kaluluwa ni fulan. So yung pagkasabi ng mga anghel na hindi pa nangyari yung pagkuha ng kaluluwa, naririnig yun ng mga jin na nagpatong-patong. Naririnig yun ng mga jin na nagpatong-patong. Sabi ng isa sa mga nag-ulat ng hadith na si Sufyan, yung kanyang kamay, pinapasok-pasok niya yung kamay, yung bawat dalil ng kanyang kamay, pinapasok-pasok niya para nagpatong-patong, or pinapatong-patong niya ang kanyang mga dalil sa kamay. Ganun daw ang ginagawa ng mga jin, mula sa baba ng lupa, nagpatong-patong sila hanggang sa taas, hanggang sa marinig. Yung pinakadulo na jin, kapag narinig niya ang mensahe na galing sa Allah, siya ay kanya itong ipapasa sa kanyang kasunod, at yung kasunod naman niya ipapasa naman sa kasunod hanggang sa darating sa pinakadulo. At yung jin na nasa lupa, pupunta siya doon sa manguhula at sasabihin sa manguhula, kasi bawat manguhula, mga kapatid, inshallah ating matalakayan yung mga salamangkero, mga manguhula at mga mangkukulam, mambabarang, matalakayan natin inshallah lahat sila ay mayroong mga jin na kasama. Kasi hindi nila magawa ang kanilang misyon kung wala silang jin na kaagapay. So itong jin na nakarinig ng mensahe, pupunta doon sa manguhula at sasabihin, o manguhula, bukas ang Allah papatayin niya yung kanyang kukunan ng kaluluwa, yung inyong kapitbahay or yung sipono. Sabihin mo sa mga tao. So itong manguhula, sasabihin niya sa mga tao. So itong mga tao na naman, itong mga normal na mga tao. So syempre tayo, hindi tayo maniniwala sa manguhula, di ba? Pero sasabihin ng manguhula yun na si bukas mamatay siya. Tapos biglang namatay. Siyempre, yun ay utos ng Allah eh. Narinig ng jin yun. Biglang mamatay. So magkakaroon ng paniniwala o sabihin natin, tiwala ang mga tao doon sa manghula dahil nagkatotoo ang kanyang sinabi. Subhanallah. Dahil nagkatotoo ang kanyang sinabi. Baka ngayon si Kibuloy, baka mayroong jin yan eh. Kasi nakikita namin parang hindi lang siya basta pastor, kundi parang isang manghuhula din. Isang manghuhula na
yung mga hula niya minsan tumutugma dahil merong jin, na baka merong isang jin na kaibigan na nagbibigay sa kanya ng balita. Dahil ang mga jin, nagpapatong-patong sila sa kalangitan, lagi silang nagmamasid, nagnanakaw sila ng balita. Bago pa man dumating sa lupa yung mensahe ng Allah, naririnig ng jin, nauunahan na sila. So balit mga kapatid sa Islam, ito ay napansin ng mga anghel. Ito ay napansin ng mga anghel. Kaya, ang mga anghel, nakikita nila ang mga jin na nagnanakaw ng balita galing sa kalangitan, binabato nila ito ng apoy. Binabato ng mga anghel ang mga jin ng bulang apoy. Kaya ito yung nakikita natin sa kalangitan na anong tawag nito? Falling star, ganon. Hindi yan falling star. Yun yung bato na binato ng anghel sa jin na nagnanakaw ng balita para ipasa, ibahagi niya sa mga salamangkero o sa mga manghuhula. So ang ating point dito mga kapatid sa Islam, ay kahit si Jibril alayhis salam, pinakamainam na siya na nilikha ng Allah, pero kapag marinig niya ang salita ng Allah, hihimatayin siya sa sobrang takot. Ibig sabihin, kahit siya ng pinakamainam sa kalangitan na nilikha ng Allah, mahina pa rin siya. Ibig sabihin, hindi siya karapat dapat sambahin. Tingnan niyo mga kapatid, naging kumpleto na ang ating gustong iparating na mensahe. Pinakamainam na tao na nilikha ng Allah sa lupa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang kakayahan sa kanyang sarili. Pinakamainam na nilikha ng Allah na kabilang sa mga anghel sa kalangitan na si Jibril alayhis salam, walang kakayahan sa kanyang sarili. Meron pa bang mas mainam sa kanilang dalawa? Wala na. So kung wala lang mas mainam sa kanilang dalawa, samantalang silang dalawa ay walang kakayahan sa kanilang sarili at hindi dapat sambahin, paano na lang kaya ang ibang nilikha, sasambahin mo? Subhanallah, gamitin natin ang utak natin mga kapatid. Paano na lang ang ibang mga nilikha na mas mababa ang level kaysa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas mababa ang level kaysa kay Anghel Jibril alaihi salam, tapos sasambahin sila? A'udhu billah. Si Jibril nga hindi dapat sambahin, si Propeta Muhammad hindi dapat sambahin, na sila ng pinakamainam na nilikha ng Allah. Mga kapatid sa Islam, dalawa lang ang umiiral sa sanlibutan. Dalawa lang. Pakinggan nyo ito. Dalawa lang ang umiiral sa sanlibutan. Una, ang lumikha. Pangalawa, ang nilikha. Ang tagapaglikha, isa lang. Ang nilikha, madami. Yun lang. Dalawa lang ang umiiral. Ang lumikha at ang nilikha. Ang lumikha, ang Allah, ang Panginoon natin. Ang nilikha, napakarami. Ang mga nilikha, kabilang doon, ay ang mga sinasamba ng mga tao. Ribulto, si Propeta Jesus, inkanto, o anghel, o ano pa dyan, hayop, o ano pa dyan, o puno, mga sinasamba nila, libingan, kanilang sinasamba, a'udhu billah. Na samantalang yun ay mga nilikha lamang, isipin mo ang sinasamba mo ay nilikha lamang, may pangangailangan din tulad ng pangangailangan mo. Subhanallah. Inshallah ating matatalakay sa susunod ang iba ding mga katangian ng mga sinasamba ng mga tao na ito. A'udhu billah. Sinasamba nila bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala, na maisip mo na hindi talaga kayang isikmura na sasambahin mo ang mga bagay na kung saan ay walang kakayahan na iligtas sa kanilang sarili. Paano na kaya iligtas ang iba o mga taong sumasamba sa kanila? Hanggang dito lamang mga kapatid, naway nakapulot tayo ng magandang aral. At inshallah, sikapin natin na mapakinggan natin ang lahat ng mga lecture ng sunod-sunod, dahil ang ating topic ay hindi siya basta-basta na lecture, kundi ito ay sunod-sunod. Para maintindihan natin, kailangan umpisa natin sa simula hanggang sa katapusan. So, akhiru da'wana, anilhamdulillah rabbil alamin. Salamat sa inyong pakikinig. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.